Hello, once again, welcome to Beautiful Life. Ako po si Ems, at muli may ibabahagi ako sa inyo na pwede nating kapulutan ng idea, pwede rin namang kapulutan ng aral, or pwedeng maging daan ito para mas lalo tayong, para mas lalo nating maunawaan kung ano ba yung mga sitwasyon or mga bagay na nangyari sa atin sa pang-araw-araw. Beautiful life is about experiencing your daily life. Katulad nga ng sinasabi ko sa ibang previous vlog ko, kasi sabi nga, di ba, before, ang pagkakaalam lang natin, yung kasabihan na you only live once. Pero sa akin kasi, you only die once, but we live every day of our life. Kaya dapat alam natin at medyo palaban tayo pagdating sa paikisalamuha sa pang-araw-araw na buhay natin. We need to understand life itself, kung gaano kasarap talaga mabuhay. So yun lang po yung mga nilalaman ng aking mga sinishare sa inyo dito sa vlog ko. So once again, ulitin ko, this Beautiful Life, Harmony of Life. Ang isa sa mga gusto kong i-discuss ngayon or siguro i-share sa inyo, yung katanungan na ano bang mas mabuti pag gusto natin malaman ng isang katotohanan? Is it better to have a discussion with another person para malaman mo kung ano ang tama? Or mas maganda makipagtalo tayo, makipag-argue? So it's between discussion and argument. May mga bagay kasi na minsan pagdating sa pakikipagtalo, pakikipagdiskusyon, minsan mahalaga sa atin kung sino ba tama. Yung pride natin, yung ego part natin, yun yung sumisikil sa atin para ipaglaban kung anong tama. Kahit na yung tama na pinapanindigan natin, eh wala naman tinutungtungan. Sinasabi lang nating tama because of our pride. Kaya ang tanong ko ulit, ano ba mas maganda for us to know who is right? Is it discussion or argument? Pag argument ang pinili natin, ang gusto natin mangyari is to know who is right. So sa paikipagtalo, sa paikipag pangatwiran mo, ang gusto mo lang palabasin dun, sino ba tama? Ako tama o ikaw tama? Yun ang argument. Nilalaksan natin yung loob natin, nakikipagsigawan tayo, lakasan ang boses, pagalingan ng mga words na lumalabas sa bibig. Pero ang gusto lang naman natin palabasin doon kung sino tama. Tama ba ako o tama ka? Pag discussion na ginamit natin, ang gusto natin mangyari doon, ano ba ang tama? So the difference between argument and discussion is, sa argument, ang pinag-uusapan, who is right? Sa discussion, ang pinag-uusapan, what is right? Sa pakikipag-away natin siguro, pakikipag-talo, siguro mas maganda alamin natin, ano ba ang tama? Ba't ba tayo nagtatalo? Bakit ba kinakailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng pagtatalo ng mga salita? Ano bang halaga na ikaw ang tama? Ano bang halaga na ako ang tama? Hindi ba pwede ang tignan natin yung tinatawag na hindi ikaw, hindi ako, kung hindi ano? Ano ba ang tama? So, I would suggest, go for the discussion. Pag meron kayong kaalitan, merong nakikipagtalo kayo, nakikipagsagutan kayo, ito lang itanong mo sa kanya. Ano bang gusto mong palabasin? Ikaw ang tama? O sige, ganito. Anong halaga sa'yo kung ikaw ang tama? Subukan mo itanong sa kanya. Kasi kung ang gusto niya lang naman, pag lumabas na siya ang tama, bigay mo na sa kanya. Siya na ang tama. Pero ikaw, palabasin mo, ano ba ang tama? Hindi yung siya ang tama, ikaw ang tama. Ang stand mo, ano? Ano ba ang tamang gawin?
sa ganung paraan, mas maliliwanagan ka at yung kausap mo. Pag halimbawang nakikipagtalo ka sa mga kapatid mo, siguro tarimik kapatid mo, ano bang dahilan bakit nakikipagtalo ka sa akin at sumasagot ka? Huwag mong itanong yung bakit ka sumasagot. Huwag. Yung ano lagi ang ipasok mo. And then another thing, siguro sa matatanda, siguro sa mga magulang mo, sasabihin sa'yo ng magulang mo, sumasagot ka pa. Huwag mo na siyang, huwag mong balikan ang sagot din. Tanungin mo to sa magulang mo sa nakakatanda na sa tingin ay sumasagot ka. Sabi mo sa kanila, okay lang ba na pag-usapan natin yung punto ko, baka sakaling maunawaan nyo. Kasi gusto ko lang sana malaman na maintindihan nyo, rather. Gusto ko malaman na sana naiintindihan nyo kung bakit ko sinasabi itong mga salita na ito. Yung mga ganong klaseng words na bibitawan mo sa nakakatanda. Usually, maiintindihan ka nila yung nagbubukas yung mind nila at nare-realize nila kung gaano kahalaga makipag-usap. So, ang advice ko, or ang siguro ang share ko sa inyo na pwede niyong gawin, natin siguro pwede, huwag na tayo makipagtalo, huwag na tayo makipag-argue. The best thing that we can do is to discuss kung ano yung point natin para malaman natin kung ano ang tama at hindi kung sino ang tama. Okay? Kasi sa kung sino ang tama, ang pinag-uusapan doon at ang lalabas lang doon at ang mangunguna doon yung pride and ego mo, or ego and pride natin. So mas maganda makipag-usap tayo ng maayos yan. Talakayin natin yung issue. Kung ano yung pinagtatalo na talakayin natin. And in that way, magiging fruitful ang pag-uusap. Wala nang away, wala nang sigawan, di ba? Kasi discussion, ano ang tama? So ulitin ko, huwag kayong makipagtalo para lang kung sa salitang sino ang tama. Pag-usapan, talakayin, ano ba ang tama? Okay? So once again, thank you very much kung napakinggan nyo itong share ko sa inyo. I hope rather makatulong sa inyo yung binahagi ko sa inyo tungkol sa discussion and argument. By the way, I hope din na sana sa mga grade 10 na moving up, marami nag-moving up ngayon eh. Sana tama ang ginawa mo kaya nakakuha ka ng magandang grades. Hindi dahil sa tama ang tingin nila kaya mo nakuha yun. Sa sarili mo, alam mo kung ano tama. Okay? So, this is Ems once again. Beautiful life. Harmony of life. Sana palagi kayo masaya. Tandaan nyo ha, happiness is always a choice. Sarap kayang mabuhay. Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. Okay. Goodbye. See you on my next vlog. Bye-bye.